Dalawa ang mandato ng Government Service Insurance System o GSIS. Una, ang GSIS bilang isang social insurance institution na itinayo sa ilalim ng Republic Act 8291 ay naglalayong palaguin ang kontribusyon ng mga miyembro upang sa takdang panahon ng kanilang pagre-retiro ay matatanggap nila ang kanilang pensyon. Ito ay kapalit ng buwan ng premium na binabayaran nila, which is 9% ng basic salary, at ahensyang nakakasakop, which contributes 12%. Pangalawa, mandato din ng GSIS ang pagbibigay ng proteksyon sa lahat ng pag-aari at interes ng pamahalaan sa pamamagitan ng insurance coverage. Ito naman ay nasa ilalim ng Republic Act Number 656 or Property Insurance Law. May mga katanungan, ano ba ang serbisyo o benepisyo na naibibigay ng GSIS at sino ang nakakapag-avail? Para sa ating active members, meron tayong retirement and pension benefit. Meron din tayong separation, unemployment benefit, disability pension, funeral and survivorship benefit. Ang mga miyembro ay maaari ring umutang sa GSIS. Ang kasalukuyang mga loan program ng GSIS ay ang Multipurpose Loan Plus o MPL Plus, which is 5 million pesos payable in 10 years. Emergency loan na 40,000 renewal and 20,000 first loan. Meron tayong GSIS Financial Assistance Educational Loan, which is 100,000 per academic year. Meron din tayong GSIS Educational Subsidy Program o GESP, kung saan may 10,000 slots para sa 10,000 kaanak ng GSIS members. Bawat grantee ay tatanggap ng 10,000 piso bawat taon ng pag-aaral sa kolehiyo. Sa housing naman, dalawang kasalukuyang programa. Una ay ang Housing Account Restructuring and Condonation Program at ang Lease with Option to Buy o LWOB Program. Sa Housing Loan Condonation Program, nagbibigay ng full waiver ng penalties and surcharges ang GSIS sa mga borrower na babayaran ng buo ang housing loan nila. Sa Lease with Option to Buy, binibigyan ng GSIS ng pagkakataon na paupahan at ipagbili ang residential properties ng GSIS sa kasalukuyang occupants nito. Para naman sa ating pensionado, ang old age at survivorship pensioners ay entitled sa pension increases, Christmas cash gift, milestone benefits, ito ay 20,000 pag ikaw ay umabot ng edad 90, 30,000 pag ikaw ay umabot ng edad 95, at 50,000 o 50,000 sa edad na 100. Meron tayong funeral benefit. Mara din sila mag-avail ng enhanced pension loan, pensioners emergency loan. Ang mga detalye ng nasabing programa ay maaaring makita sa mga sumusunod na communication channels. GSIS Touch mobile application, kung saan maaaring mag-apply ng loan at mag-claim ang mga miyembro at makita ang kanilang GSIS records. Pwede ding magpa-schedule ng APIR o Annual Pensioners Information Revalidation ng ating pensioners sa GSIS Touch. Pwede mo rin makita sa GSIS website, www.gsis.gov.ph. Meron tayong 24/7 call center sa pamamagitan ng pagtawag ng 8847-4747.
social media platforms tulad ng Facebook at YouTube. Meron din GSIS Wireless Automated System o GWAPS kiosks nationwide. Ano ho ba ang pagkakaiba ng GSIS sa SSS? Pareho po itong social insurance institutions na nagkakaloob ng social security benefits para sa kanilang mga membro. Ang GSIS ay para sa kawanin ng gobyerno, habang ang SSS naman ay para sa mga empleyado ng pribadong sektor. May mga katanungan, anong nangyayari sa mga kontribusyon sa SSS pag sila ay sumali sa public service? Sa ilalim po ng batas, Republic Act 7699 or Portability Law, ang isang retiree na hindi nakaabot sa 10 years sa paghuhulog sa SSS o 15 years sa GSIS ay maaring pagdugtungin ang kanilang serbisyo upang makapag-avail ng retirement benefit. Pero kung naabot naman nilang required number of years pareho sa SSS o GSIS, maari silang tumanggap ng pensyon sa dalawang institusyon. Tungkol naman po sa diskusyon sa pagbabago noong panahon ng pandemya in the operations of GSIS. Nag-shift ang GSIS sa digital at contactless filing ng loan programs. Halimbawa, ang pagtanggap ng application for loans and claims ay via email na. Pwede rin sa GWAPS kiosks at drop boxes na matatagpuan sa lahat ng GSIS branches nationwide. Contactless na rin ang renewal of active status or tinatawag na appear ng pensioners. Pwede na silang mag-book ng appointment online para makapag-renew gamit ang GSIS Touch, Messenger, Zoom, Viber, at Skype. Bukod dito, ating mahigpit na ipinapatupad ang health protocols sa lahat ng ating opisina upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19, naglagay tayo ng sapat na hand washing and foot bath facilities, temperature checks sa lahat ng entry points, at self-declaration of health condition para sa contact tracing. Upang pangalagaan ang kalusugan ng ating mga empleyado at hinding ipinatutupad ang alternative work arrangements, pinaigting din ang internal at external communications. Mayroon na tayong virtual learning and development opportunities. At pansamantalang itinigil ang in-person meetings at pinalitan ng Zoom video conferences. Idi-discuss ko po ngayon ng mga pagbabago during the pandemic sa aming workforce sa GSIS. Kami po ay nagkaroon ng alternative work arrangement. Alinsunod sa polisiya ng Civil Service Commission kung saan ang pagpasok ng empleyado sa opisina ay may sinusunod ng schedule. Pinalakas namin ang internal communications sa pamamagitan ng town hall meetings, online meetings, employee well-being and satisfaction surveys, internal Facebook group para sa mga kawani, amin itong tinatawag Kawani Chronicles. Pagsunod sa mga COVID-19 protocols, ang GSIS ay nagawaran ng safety seal certification. Ang Medical Wellness and Service Department ng GSIS ay naging maagap sa pagtugon sa serbisyong medikal para sa ating mga empleyado upang mapuksa ang pagkalat ng COVID-19. Ang Human Resource Services naman ay gumamit
ng virtual platforms para sa applicant screenings, interviews, at deliberations. Ano po ang aming masasabing highlight ng GSIS sa nation building? Ang aming pong investment strategy ay nakaangkla sa growth story ng bansa. Sa ngayon, ang Pilipinas ay may populasyon na 110 milyon at ang average age na edad ay napakabata sa 26 na taong gulang. Ang economic development sa ngayon ay kadalasang nakafocus sa Metro Manila at kalapit na lugar. Nais naming makatulong sa pagpapaunlad ng bansa to make sure that economic development is scattered across the country. Desidido kaming maging bahagi ng infrastructure push ng gobyerno upang masiguro na ang susunod na henerasyon ay mabigyan ng lahat na kinakailangan nila upang makamit ang kanilang development potential. Para matupad ang layuning ito, mamumuhunan ang GSIS sa mga negosyo at industriya tulad ng power, water, food, telecoms, healthcare, education, financial services, and consumer goods. Susuportahan ng GSIS ang development ng edukasyon sa STEM, which is science, technology, engineering, mathematics sa bansa. Sa pamamagitan nito, matutuog natin ang dalawang layuning nais nating matupad. Ang ligtas na pagpapalago ng pondo ng GSIS at pagtulong sa pag-unlad ng Pilipinas. Ang hiring policy ng GSIS ay base sa prinsipyo ng meritokrasya at pantay-pantay na oportunidad sa trabaho. Layunin namin ang mahanap ang pinakamagaling na aplikante upang maging kabahagi ng aming ahensya. Ang mga requirements sa pagsumite ng inyong aplikasyon ay ang sumusunod: application letter, personal data sheet, authenticated certificate of eligibility, rating, or license, authenticated transcript of records, training certificates, latest performance rating para sa aplikante na nasa government service. Ako si Wick Veloso, President and General Manager ng GSIS. Inaanyayahan ko kayo na makilahok sa 2022 Government Career Online Fair na isinasagawa ng Civil Service Commission at ng jobstreet.com sa 19-23 ng Setyembre 2022. Ang online job fair na ito ay magbibigay ng impormasyon tungkol sa oportunidad sa trabaho sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng GSIS. Inaanyayahan ko kayong maging bahagi ng aming pamilya na walang humpay na nagbibigay ginhawa sa aming mahigit na 2.5 million members and pensioners. Mag-apply na at magpasa ng kumpletong dokumento sa recruitment@gsis.gov.ph.